Ang mga kaamigo ko, si ate, hindi nagkakalapate. Pero may mga alagang ibo na napakalalaki, mga kaamigo. Ano tawag sa ibo na yan? Grabe, yun o. Laki ng pakpak, mga kaamigo. Pambihira. 25 years old na si Jopay. Nagkakalapate lang, wala na akong masabi. Lupit ng mga ibo, talaga niyang kalapate. Siya ay nagkakabilib, taong mapagbaba. Kilalang kilala niyo, punong ministro. Okay, so yon mga kaamigo, at check natin yung ating mga kalapati dito na pwede nang itaas, ano? Pwede nang dalhin sa Flyers Love. O ito, yung 3 million banded natin, magaling na mga kaamigo. Yan o, naantayan natin dito si Kokoy, pinakuha ko yung training box sa maliit eh. At okay na to, wala na, tuyo na, pati yung isang bulutong na maliit o, wala na. Okay, so pwede na yan. Isa, yung katabi niya, wala na rin yung nasa tuka, mga kaamigo. You know, pati yung nasa dulo, wala na rin, no? Magaling na, you know. Oh, di ba? May bakas pa, mga kaamigo. Yung ating mga kalapati, pinaggalingan ng mga bulutong na yan, pambihira. Tagal din na-stack dito itong mga kalapati natin, mga kaamigo. Pati nasa dulo, wala na rin, no? Okay, yan, yung tatlo na yan, pwede na yan. Tapos, meron pa isa, yung nasa baba, yun, no? Eh okay, mga kaamigo, pwede na yung blue band na yun, oh. Wala na, oh. Yan, oh. Yan. Tapos yung katabi niya, meron sa mata, yan, oh. Ibinigay sa akin yata ni Tolumian, eh. Okay? So, bali apat yung pwede na dito, mga kaamigo. Ganun lang. Okay? So, kailangan natin pahugasan kay Kokoy mga paan ito bago dalhin sa Flyers Love. Pati yung tuka, pahugasan natin para lahat tanggal yung mga virus, no? Okay, so nandito na yung ating imported line. Nandadakma ng kalapate. Tingnan natin kung marunong dumakma. Oh, sablay. Uy, uta, nakachamba lang dun ha. Pambihira. Katagal na dumadakma ng mga kalapate. Sumasablay pa sa pagdakma. Yun, oh. So, bali apat yan. At ayun yung isa, yun, oh. Sa taas. Dakmay mo lang yan. Ayan. Nabunod na yung pakpak. Pambihira, bahala ka na dyan. Kung mabunod ka o hindi, basta si Kokoy dadakma. Bira, ayan. So, tatlo na lang, inaiwan dito na may mga bulutong, ano, mga kaamigo. At karamihan ng tama ng mga kalapati natin sa mata. Tulad nito, naka 3M banded pa naman yung pula natin, no? O, yan, mauubos na, mga kaamigo, ha? Tatlo na lang. Oo. O, yan. Tapos yung apat na yan, isama mo ko yun sa dalawang inakit ko kagabi, ha? Hige. Hugasan mo muna yung patsa kami, bibig. O, yan, mga kaamigo, at maya-maya, akit na tayo doon. Naglipat tayo dito ng dalawa mga breeder natin, ano, dahil dito makabuo-buo doon sa ibaba, itinaas natin itong ating inbred. Inbred po ito, mga kaamigo, eh. Okay? So, ang nangyari, yung mag-ama na to, nangingitlog, pero hindi na itutuloy yung kanilang itlog, mga kaamigo, nasisira. Kaya tinapat ko na dito sila kay Champion. O, yan, si Quatro. Nakalak yan. Hindi pwedeng mabuksan yan si Quatro. Permis lang nakakulong yan si Quatro dito, mga kaamigo. So, yan po mga kaamigo si Quatro. Ayun na umalis eh. Okay, tsaka yung dagit natin. Ayan o. So, tingnan natin sa susunod na araw, papakawalan natin yan. Tingnan natin kung makakapalik pa rito o uuwi na sa kanila, no? O yan. Tingnan natin yan. Tapos eto na yung susunod nating iaakyat, mga kaamigo, itong dalawa na to. May konting halak na lang itong dalawa na to. Pero napainom ko na ng Doxy Plus kagabi. O, tapos mamaya uli papainumin uli sila para kinabukasan baka mas okay na sila, no? Doxy Plus lang ang katapat niyan, mga kaamigo. Mawawala yan. All right. So tingnan naman natin yung ating mga kalapati. Eh ito pa pala. Meron tayo isa ditong iaakyat. Do. Ito okay na to, sa paa na lang medyo may konting ano ha, may konting bulutong na pagaling na, pawala na. Ayan o. Anak, ang alam ko, anak ito ng Champion eh, check natin. 2020 na 2M banded ito eh. 2 million guaranteed yung singsing yan eh. Siyempre, tingnan natin. Check ko sa logbook mamaya. Akyat muna tayo, kahit na si Punong Ministro eh. Ayan o, ganyan lang umakyat si Punong Ministro. Hanggang pilay tayo mga kaamigo, it's okay, kaya naman tiisin eh. Mahirap ang wala tayong hanap buhay mga kaamigo, kaya hanap buhay lang muna. Okay? Yan. Lapit na tayo makarating. Yeah, pinapakita ko sa inyo mga kaamigo kung bakit ganyan tayo umakyat, no? Masakit yung
pilay ko. Okay. So, tingnan natin. Asa na yung inakyat ni Kokoy kaganina? Nawala. Sinama yata ni Kokoy dito. Koy! Asa na yung apat mo inakyat? Ayun, sa kabila. Okay. So, di natin lagay. Palabasin muna natin itong apat na ito. Para malaman natin kung voucher ng dito yan. Kasi baka mamaya hindi voucher. Ayan, yan yung mga bagong galing sa bulutong mga kamigo. At naiyakita natin yung dalawa rito, one eye call lang yon. So, mabilis lang mawala rin naman yon. So, pahinga muna sila. Mamaya ang pakawalaan nito mga kamigo. So, dito tayo mag e-training ngayon. Kasi so, dahil nga itong mga kalapati na ito, yung mga pang-south. So, baka dito na tayo magkaroon ng pati-training ngayon. Kasi nga mga kamigo, yan, tanggalin ko na nga. Eh, mukhang matatagalan ulit tayo magkaroon ng karera dito sa Norte, no? So, tingnan natin sa susunod na linggo kung matutuloy po itong karera natin na to. Sobrang higpit po dito sa Norte, mga kamigo. Kung kaya naman, hindi tayo makapagsimula ng tuloy-tuloy na karera. Alright. At dahil nga dyan, mga kamigo, tuloy-tuloy lang natin yung pagtitraining natin sa ating mga kalapati. Si Silver, mga kamigo, para merong maliit na bulutong sa mata. You know? Kitang-kita yun sa mata niya. Oh. You know, may maliit na tumutubo. Sana hindi magtuloy. Okay? Kasi nagkaroon na to ng mga maliit na bulutong eh. Dahil nga hindi mo natuloy ngayon linggo na to yung ating karera, malalaman natin yung ibang update. Ano? I-update ko kayo kung yung karera natin ay tuloy-tuloy pa. At sobra, yun nga, sinasabi ko na sobrang higpit dito sa Norte. Lalo na kapag may mga taong mga nai-engage sa ibang club na gusto eh maipasara na lahat ng club dito sa Nueva Ecija. Okay, so yan mga kamigo. So wala muna tayong abangan ngayong araw na to, linggo mga kaamigo. At marami na lang tayong gagawin dito sa ating mga kalapate. Maglilinis, kung ano-ano gagawin natin. Magje-general cleaning tayo. At magpapalit na rin tayo mga kaamigo ng flooring natin, ano. So pinaplano ko para yung mga bataan natin hindi natatambakan ng mga poops dito sa mga bakal na ito. Eh pinaplano ko mga kaamigo na palitan na to ng flooring. It's either Hardiplex, Crocodile, at yung mga isasuggest ninyo mga kaamigo. Baka meron kayong isasuggest na mga pamflooring na makakapal na kahoy para susundot-sundutin na lang kung ano yung pinakamaganda dito mga kaamigo na i-recommend ninyo sa flooring na to na pwedeng palitan. Kasi sigurado to mapapalitan nito ng 2-4 mga pitong flooring po mga kaamigo ang gagamitin natin dito upang sa ganon ay dito na nila kukut-kutin direct. Ipapalinis kung mabuti itong mga stainless na to para pag malinis na ilalagay na natin yung bibili nating mga mga kahoy na flooring. At kung hardiplex, pero tingin ko kahoy ang pinakamaganda rito mga kaamigo. Okay, so mag-comment down below lang kayo mga kaamigo kung ano yung may re-recommend ninyo na pam-flooring natin. Papalitan ko na itong mga bakal na to para dito na magkukut-kut yung mga bata natin ha, dito sa ano na to, para hindi na sila naglilinis sa mga bakal pa. Okay? So, kahit gumasto, sige lang. Para mas magaan yung trabaho nila. Para hindi na sila masyado nahihirapan. So, gagawin na lang natin, ganyan. Mag-practice muna tayo ng mga kalapati natin na pang-south. Hanggang nag-aantay tayo ng result sa Norte, ano, mga kaamigo. So, sa south naman, mga kaamigo, malaki din naman ang chance natin na makalaro doon. Dahil hindi naman masyadong kahigpitan sa south, mga kaamigo. Kaya, makakapili tayo ng mga panlaban natin. Kadami na yan, no? Ilan ba yung 3M bandit natin dito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo, labing isa. So, labing isa yung nabilang ko ngayon dito. Plus dalawa dito. Labing tatlo. So, meron kasi man nakataguan pa eh. Labing tatlo, labing apat, ayan o, labing apat, labing lima, labing anim. O, labing anim po yan mga kaamigo. Alright, so yung iba, yun nga, sinusok-sok-sok pa natin kasi nga mga kaamigo, matindi naging sakit ng mga ibon natin noong nakaraan. Hindi nakayanan yung mga bulutong, one eye call, chipon, halak, todas na mga kaamigo. Hindi na maihahabol yun.
gumaling man yun, mahina na yun, mga kaamigo. So, yung mga two embanded natin natira dito, kasama dito si Barless, mga kaamigo. Yan, lalaki si Barless, oh. Two embanded natin, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walo, siyam, sampo, labing isa. Labing isa pa, mga kaamigo. Yung ating 2M banded dito na 30 din yan, 30 piraso yan. Naibenta na natin yung iba. Yung iba na ipamigay na natin. Okay, isang 11, isang 16. 2M banded, 3M banded. Oh, yan mga kaamiga. Kaya kung meron mga gusto nga bumili dito, nagagawin breeder, eto. Mga lahi ito ng mga champion natin na nabili, mga kaamiga. Pwede tayo magboss yan sa mga 2M banded. Yung 3M banded, lalaro kasi yan, mga kaamiga. Okay? Oh, yan o. Makain sila ng ano. So, bagong kawala lang sila. So, yan, ganyan. Kain-kain muna sila ng mga dahon dyan, ng oregano. Naubos na ngayon dito, mga kaamigo. So, hihingi tayo ng mga ganyan, oregano. Papalitan natin yung mga tanim na yan. More moments later. Mga kaamigo, tayo po ngayon ay aalis upang magpagamot po ng ating pilay at yung masakit sa akin paa na matagal nang dinaramdam ni punong ministro, mga kaamigo. So ngayong araw, tayo po ay pupunta sa isang manggagamot. Okay, samahan niyo ako mga kaamigo. Nasa lalawigan ng Lapas Tarlac, mga kaamigo ko. So ipapahilot ko na yung aking nararamdaman dito sa aking tuhod tsaka sa aking paa. Okay, dahil nga mga kaamigo, ay hindi biro talaga itong sakit ng paa ko. So 5 months na akong masakit ang paa. So meron ditong nababalita na magaling manghilot. Okay, at nakapagpapagaling ng mga ibang karamdaman. So pupuntahan po natin ito, mga kaamigo. Wala namang mawawala kung susubukan natin, ano. At siyempre, mga kaamigo ko, ay marami na nga dumadayo dito ng mga kababayan natin at mga kapatid natin na hindi lang dito sa Nueva Ecija, sa Tarlac, Lapas. Maynila pa nang gagaling. Yung ibang nagpapagamot. So tara, mga kaamigo, samahan nyo ako at importante nga makapagpagamot na tayo kahit na hindi natin alam kung tayo gagaling o gagaling ba. Okay? At ito nga, nakaka-excite na makita itong manggagamot na to. At dahil nga mga kaamigo ko, balita ako dito sa manggagamot nito, may tatlong ibong malalaki habang naggagamot. Nasa paligid lang niya, mga kaamigo. Wow! Kakaiba itong manggagamot na to dahil sobrang lalaking ibong po ng mga kasama niya sa panggagamot. So samahan niyo ako, mga kaamigo ko, ta malayo-layo pa yung biyahe natin. Let's go! So tayo po ay magpapagamot ngayong araw na to, mga kaamigo ko, dito sa bibandang Lapas Tarlac. At tayo po ay pupunta ngayon doon at balita ko na itong manghihilot na ito ay matagal ng panahon, ha, na naghihilot ito. Bata pa daw siya ay nanghihilot na ito. Okay, so yun ang balita natin. At syempre, meron nga itong alaga na tatlong malalaking ibon, mga kaamigo. Yun ang isa nating gusto ko pang makita rito. At yun ang ipapakita ko sa inyo, mga kaamigo ko, habang papunta ako dito sa aking mga kasamaan. Ay, yun nga. At gusto kong makita itong malalaking ibon na to, na habang naghihilot daw ay nakatabi daw dito sa manghihilot na to yung tatlong alaga niyang ibon. So tingnan natin, mga kaamigo, ha, kung anong klaseng mga ibon itong katabi niya dito habang naghihilot ng ating mga kababayan. At ito po ay hindi nagpapabayad. Okay? So kung ano lang yung gusto mong ibigay sa kanya after niyang manghilot sa'yo sa lahat ng sakit mo, ay ay masaya na siyang tatanggapin yung kung kahit magkano, kahit piso, dos, sampu, kahit na 20, 50, 100, bahala ka na kung ano yung ibibigay mo sa kanya, tatanggapin niya po yun ng masaya sa kanyang puso. So, maganda. So, tara mga kaamigo, samahan niyo ako at medyo malayo-layo pa to. Let's go. Tara na mga kaamigo, nais mo bang matuto? Iba-iba ang mga tips, tsak na ka pa na panabit. Tara na mga kaamigo, huwag nang mag-alinlangan. Mapapeterano o newbie with punong ministro, Love TV. Kamusta ang lahat? Nandito na si punong ministro. Astig na kalapati topic dito, kaamigo. Mga hybrid at dekalidad ang paborito. Sama mo pa pinakamatikas na si Quattro. May gift birds pa sa swerteng mananalo. Para po dito sa channel ng ating kaamigo. Di lang basta yan, tumutulong din sa tao. So ayan, mga kaamigo, nandito na tayo sa bahay na manghihilot, mga kaamigo. At tinitingnan ko nga yung isang ibo niya. Nandito pa sa may mangga, mga kaamigo. Yan ang laki, oh. Yan, ayaw bumaba, mga kaamigo. Pinabababa nung may-ari kanina. Ayaw bumaba.
Nakadapo lang siya dyan sa may silong ng mangga na yan, nagpapalamig mga kamigo. Habang yung may-ari, nandito mga kamigo, nangihilot siya. Ayan, oh. So, may isang pamilya pa dyan na inaantay tayo na matapos manghilot. Pero meron pa dyan dalawa. Ayan, oh, mga kamigo. At padapo-dapo lang dyan habang naghihilot. So, abangan po natin yung iba pang pangyayari dito. Let's go. Ay, bumalak na. Anak na lang pala. Baka biglang ano yung kanyang ano ba? Dito, masumbo talaga yung anak niya. Wala mo isang buwan yan eh. Ganun mga kalaki. Isang buwan? Opo, ilan lang yan. Ang tangi naman. Hello, Chopo. Pag-anong nasa dito na lang. Dito nga tayo. Kalaki yun yung lalaki, hindi pala. Anak pala yun. Anak na nagpugod niya. Hey, Chopo ito. Makanda na yan? Opo, 25 years na. Bakit? Ang liit. Malaki po yan. Ganyan lang. 25 years na pala yan. Si Richard nasa likod. May mga pangalan pala. 25 years na pala. Asa yung mga aso, mga tinora? 25 years na pala. Tapos ayun daw yung anak. Hmm? Kakaibang klase. Lumilipad daw dito yan. Butcher pala. Parang kalapate rin pala ito. Gano'ng kalaki yun? Palapata rin pala, butcher na pala dito yan. Isipin nyo, 25 years na ito dito. Pero pa yung nabuhay yan sa wild na nakuha nila. Tapos ito, ito yung anak. Kung ito yung ibebenta sa akin ni ate, baka sakaling maalagaan ko ito doon. Pero ang pagkain doon nito mga kami, isda. Isda. Ilan ang anak dyan? Isa lang? Walang itlog po, anim. Lahat mabubuhay. Mabubuhay po, kaso kinakain ng pesos. Ay, ganun. Ganun pala. Kung pa-benta nyo na lang sa akin lahat para ako na lang mag-alaga. Lumilipad po lahat yan, ate? Tapos bumabalik dito. Pati po yung anak niya. Ayos, oh. Okay din, mga kami ko. Laki. Napakalaking ibon yun. Huwakan daw ng bata. Request lang. Mabait pala si Joppa. Pag-ibig. 25 years na pala si Joppa. Hindi kalaki niya. Tanda na 25 years na pala si Jopay. Yan, lahat naman ang papagamot dito. Gusto mahawakan si Jopay. Jopay po pangalan yan. Eh, 25 years na pala yan, mga kaamigo. Napakatanda na pala. Oh, yun yung anak niyan. Tapos yung asawa, nandos may nasa kuno. Kadapo. Okay, so dahil gusto ko makita yung asawa nung Jopay, eto mga kaamigo. Ayun o. Ayan, ayun yan siya o. Diba? Akala mong ano lang o. Estatwa dyan. Nakatingin dito. Tapos yan pala, napakarami na naging anak dito mga kaamigo kasama ng Jopay. At nabibili yung mga anak nila ng 500 ang isa. Pero pag malalaki na, 1,000 ang isa. Okay, yun ang sabi ni ate. O yan, nag-abantay lang dyan, mga butcher, mga kaamigo yung mag-asawa. At yun yung anak nila na yan. Ayan, ayan, anak nila yung brown na yan. Ayan si Jopal. Ayan yung asawa, mga kaamigo. Ngayon lang ako nakakita ng mga ganyang ibon. Napapansin ko lang yan sa bukid kasi ito malalaki pag lumilipad. Yan pala yun. Silver pala na parang gray ang kulay. Tapos yung anak, brown. Okay, so ito yung dalawa ngayon. Mag-ina to. Ibig sabihin, lalaki yung Jopay. Ay, babae yung Jopay. Yung anak nila. Ayan ang mga kamigo. Pero si ate, binibenta roon niya. Pagka hindi mahilig mag-alaga yung makakabili nito, maka mahirapang palakihin. Kasi isda yung kinakain nito pala. Iba yung balahibo na ito. May mga lawi na siya sa dibdib, parang manok.
no? Kakaiba po ito, mga kaamigo. Kaya nagpunta lang ako dito para magpagamot, no? Testing natin, wala naman mawawala kung magpapagamot sa mga ganitong mga tao. Pero syempre, ang kakaiba lang dito sa nakita natin is ito pong ibo na to na si Jopay at yung anak niya. Yan, no? Parang manok kayo. Jopay. Jopay. Jopay yung pangalan. So, dahil matanda na to, may pilay na to sa paa. Ayan. Okay. So, ayan po mga kaamigo. At anak niya, nagagalit yung anak sa kanya. Oop. Katapang. Hindi naman namin kukunin yung pera mo. Dadagdagan pa ka namin yan eh. Pambili mo ng pagkain, Jopay. Ayan o. Nagbabantay ka pala sa kasalapian dito, ha? Kakatakot yung to, ha? Baka makatusok sa mata, eh. Jopay, ha? Alam ko, Jopay, security guard ka ng pera na yan. Dadagdagan namin yan namaya. Basta gumaling kami. Okay. Ayan, tinatawag na yung Mark. Ano ba pangalan ng isa? Oh, ayan, ang tinatawag ni ate, oh. Tingnan natin kung, tingnan natin, parang kalapati to. At isasama ko sa vlog ko. Richard. Ayan si Richard sa mangga eh. Nakikita ni ate. Ito si ate yung nag-aalaga niyan. Tapos siya yung naghihilot dito. Okay. So, nandun si Richard Gomez. Nasa taas. Okay. So, mamaya after ni ate, tayo naman. Ang dami nagpapagamot dito. Nagkakalapati ka ba, kuya? Okay. Tanungin mo ko, kilala ako doon. Kilala ko po. Napanood ko na ako. Napanood yun ako. So, ayan. Tapos na sila, kuya, magpagamot. Alright. Ayan. Tapos mamaya tayo naman. I-vlog natin itong malalaking ibon na to ni ate. Ayan. Mamaya, pagkatapos ni ate, tayo na. Dalawa pa. Pangatlo tayo. Okay? Kung sa si ate ay nang hihilot, nagpapagaling ng ating mga kababayan, eh nagtitinda rin siya ng mga gulay. Oh, di ba? At yung pagkatapos ng hilot na yan, eh hindi si ate naghihingi ng bayad. Kumbaga, kusang loob lang. Yun nasa puso yung ibinibigay niyong pera para kay Jopay, pampakain ng isda. Ayan o. Ito yung binabantayan ni Jopay. Oh. Jopay, ayos ba? Po. Laki, kakatakot ah. Gusto mo ba, Jopay, biling ko yung anak mo? Ha? Sumagot ka lang, Jopay. Bibiling ko ba yung anak mo? Doon ko ilalagay sa loft ko. Malaki kulungan na anak mo doon ko sakali. Oh, ayan. More moments later. Okay, so it's my turn. So susubukan natin kay nanay na baka sakali na sa kanya mahiyang itong aking sakit na to. Alvin Fernando po. Fernando. Hmm. Ganyan din siya. Tapos may mga alaga niya. Ayun na, lalabas na isa. Lilipad na doon. Ang laki na. So, tingnan natin. Balikan ko kayo mamaya. Many, many minutes later. Okay, so tapos na tayong magpahilot kay ate. At marami pa tayong mga kababayan dito na nagpapahilot. So, tapos na ako. At sana gumaling na ako dito sa aking mga pilay at mga namamagana to sa papa para tuloy-tuloy yung pagbablog natin at nang hindi ko na tinatago yung paglalakad ko sa inyo. So si ate matagal na palang naghihilot, almost 30 years na siya at hindi ko na pinakita yung ginagawa niya. So kung ako yung gagaling ng tuluyan dito ay recommendable ko si ate at kahit di rin ako gumaling okay lang din kasi napakarami nating mga kababayan dito na tutulungan ni ate. Okay? So, nandito ako ngayon sa lugar ng ate. Saan yung lugar niya? La Purisima po. Nandito ako sa barangay La Purisima. Lagpas ng Lapas. Lapas ka. Lapas, Tarlac pa rin pala to. Okay. Kaya yung alaga niya. Sabi ni ate, pag nahuli ko to, akin. Pag kahit tukain mo ako, pag inuwi kita doon sa kulungan ng kalapati ko, yari ka sa akin. Ayan. Yan yan. Yan. Laki mga kamigo. Pero hindi ko na to bibiling kay ate kahit ibenta niya. Kasi ito yung mga guardian angel niya dito.